So the idea of this growth and development, it applies to us. So sabi ko nga, physically, we are growing and developing. At the same time, mentally, we are growing and developing. So nung bata kayo, nung toddler kayo or elementary kayo, ito lang yung mga alam ninyo na words. When you become older, when you start maturing, nagdumadami din yung dapat, nag-i-increase din yung vocabulary at number of words na alam ninyo. So that's learning, that's mental growth and development. And then of course, spiritually, dapat din hindi stunted yung growth natin spiritually. Dapat very active tayo in our spiritual community kasi sila yung nagtuturo sa atin at naggagabay sa atin when it comes to our spiritual growth. Okay, so I know naman yung iba dito are very active and continuous naman yung inyong spiritual growth. For those of you na medyo hindi masyadong active or you think medyo na-stunt, ibig sabihin medyo tumigil, nagkaroon kayo ng, tawag nila na medyo pause, okay lang naman, pero as much as possible, ayun, dapat pati yung spirituality natin nag-grow and nag-develop din because we are living organisms. That is a characteristic na i-need sa atin. Okay? So now let's continue to the next unifying theme or the next characteristic of a living organism, which is what we call as the response to stimuli and homeostasis. So, ano nga ba yung response to stimuli? Ibig sabihin kasi ng stimuli, these are changes that is happening to our environment. And living organisms daw, we have a specific reaction to any changes within our environment. So for example, itong picture na to, kung napapansin ninyo, bakit nga ba yung plant parang mas nag-grow siya towards doon sa window? Can anybody give me a possible reason why? Bakit yung plant, ang growth niya papunta doon sa window? Yes, Ate Daniela. Kasi mas maraming sunlight, kaya nag-grow siya doon. Thank you very much. Yes po. So tama yan. Kasi yung sunlight, nandoon siya sa area ng window. And we all know that plants need sunlight in order for them to do photosynthesis, the process of creating food doon sa plants. So, ibig sabihin, kung nasaan yung pinakamaraming resources, in this case, yung sunlight, papunta doon yung growth niya. So, hindi ko alam kung kayo ay may mga kapitbahay, pero minsan may nangyayari sa atin na yung puno ng mangga ng kapitbahay, nasa kanila yung puno, pero nasa inyo yung bunga. So, bakit nga ba ganun yung nangyayari? Hindi naman very upright ang growth ng plants. Yung iba papunta sa side, yung iba papunta dito. Because usually, they adapt to the environment. So, kung nandito yung abundant resources, nandoon papunta yung kanilang growth. At isa sa pinakamagandang example ng response to stimuli ay itong tinatawag nating sunflower. So, kung familiar kayo sa sunflower, ang sunflower po ay umiikot yung kanyang flower. It follows the rotation of the sun. So kapag morning, kung nasaan yung sunrise, nandoon sila nakatutok. Tapos umiikot siya at the end of the, pagdating ng lunch, noon, 12 noon, yung sun kasi ay nasa taas, 90 degrees. Ibig sabihin yung sunflower ay naka 90 degrees. Tapos it will slowly follow the rotation of the sun kapag siya ay magsiset na. So ganun yung sunlight, yung sunflower. Pagkagabi nakasara yung kanyang flower kasi wala naman siyang fina-follow na sunlight. So bakit siya nagfo-follow sa sun? Kasi gusto niyang ma-absorb 100%, kumbaga maximum absorption of the sunlight energy from the sun para ma-convert niya into food. So yan yung tinatawag nating response to stimuli. Another, yung ating mata, specifically yung iris, yung black part ng ating mata, lumalaki yan at lumiliit depending on the availability or yung amount ng light. So kapag enough yung amount ng light, ibig sabihin, average lang din yung size ng iris natin. Pag sobrang liwanag, to the point na para ka nang mabubulag, liliit yung iris ng ating mga mata. Kasi sobrang dami, hindi na maganda yung magiging effect niya sa
sa mata natin. So, ang gagawin ng mata natin, liliitan niya yung iris para hindi ma-damage yung ating mga mata. Kapag ka naman madilim yung lugar, hindi enough yung light para makakita tayo, ang gagawin ng mata natin, lalakihan niya yung iris para mas madami siyang ma-absorb na light, mas malinaw yung makikita natin. So, kaya kapag nakakakita kayo ng movie or TV series na tinitignan ng doktor na may maliit na flashlight yung mata ng isang pasyente, ang ginagawa niya dyan, chine-check niya kung lumalaki at lumiliit yung iris ng isang pasyente. Kasi pagka nagre-response dun sa stimuli yung iris ng pasyente, ibig sabihin, maayos yung kanyang brain function. So usually ginagawa yun sa mga pasyente na na-aksidente, so hindi nila alam kung buhay pa siya or okay pa yung kanyang mental and brain functions. So yun yung isa sa pinakaunang ginagawa ng doktor to identify that the patient is still alive. Kapag may response dun sa stimuli, ibig sabihin, buhay pa siya. Pagka wala ng response, kahit anong liwanag na nung parang flashlight na yun, hindi na lumiliit yung iris ng pasyente, ibig sabihin, it's either brain dead na yung pasyente or talagang patay na yung pasyente kasi hindi na siya nagre-response doon sa changes in the amount of light. The same itong last picture natin, when you are coughing or when you are sneezing, those are responses na binibigay ng katawan natin. So for example, merong nakapasok na alikabok or bacteria sa katawan mo at kailangan siyang ilabas. Anong gagawin ng katawan mo? So syempre ikaw ay hahatching para yung bacteria lumabas. Okay? Or minsan ikaw ay uubo para yung accumulated bacteria in your respiratory system lumabas siya. Kaya pagka kayo ay may ubo at pinainom kayo ng doktor ng gamot, sabi nila, hindi naman magaling yung doktor, hindi effective yung gamot, parang lumala yung sakit ko kasi mas umuubo ako. But actually, yun yung proper response dapat ng katawan mo. Mas madalas kang uubo kasi ibig sabihin, mas nilalabas ng katawan mo yung infection na nandoon sa respiratory system mo. Kasi kung hindi ka umuubo, ibig sabihin, mas dumadami sila sa loob, mas lumalala ng lumalala yung infection. Okay? So, these are responses to stimuli. May mga nabasa akong sagot from the different groups here na meron silang specific na example for responses to stimuli. For example, wait lang, hanap tayo. May nabasa ako eh. Ito, for example, when threatened, their feathers arises like a peacock. This idea came from John Paul, si Almira, at saka si Louis Jean. So, sabi niya, di ba, when threatened, ibig sabihin, ang response na ibinigay sa kanila is, meron silang kakompetisyon or merong predator in the area. So, ano yung gagawin ng katawan niya? Itataas niya yung feather niya para magmukha siyang malaki. So, mas threatening ka na kasi mas malaki na yung itsura mo. Commonly na observe natin ito sa palaka. Pag yung palaka, feeling niya threatened siya, lumalaki yung dibdib niya. Parang ini-inflate niya yung dibdib niya. Parang may lobo doon sa loob. So, mas nagmumukha siyang malaki. So, hindi na siya, kumbaga siya na yung threatening aspect. Mas matatakot na sa kanya yung kalaban kesa yung kalaban, kesa siya ang natatakot doon. Okay? Another, ano pa ba ang pwede natin dito sa mga sagot nila? Okay, wait. Hanap tayo. Wala na, mukhang yun lang. Ito, pwede tong response to stimuli, the ability to kill its host when used in the wrong way. Okay? Ito, respond to the environment, kila Mizan and Francine. So, all of these are examples of, ano tawag dito? A living organism responding to the environment. Okay, so kayo din, you can respond to different stimulus in your environment. So kapag malamig, di ba, parang
nag-goosebumps kayo, pag mainit, pinapawisan kayo, all of those are responses to stimuli para ma-maintain yung homeostasis na tinatawag natin in our body. Next, of course, ito nakita ko ta lahat. And may mga specific na group na talagang sinabi that they can give birth. And one of the defining characteristics of a living organism is that it can actually reproduce. So when we say reproduce, ibig sabihin, pwede siyang mag-give birth, pwede siyang mag-divide. And the reason why living organisms are reproducing is because they want to pass on traits from them to their offspring. Diba? So, dapat may capability tayo to recreate or to procreate. And then, syempre, yung napuproduce natin na organism will have similar or 100% the same traits as us. So, naipapasa natin yung mga DNA natin, yung mga hereditary traits. So, kung ang kulay ng buhok ninyo ay black, most probably your offspring will have also black hair, di ba? Kung kayo ay matangkad, the probability of your children being tall, pag na-inherit niya yung genes ninyo, di ba? Ganun din. And not all organisms are capable of reproducing on their own. And not all organisms are able to, na madali pa rin para sa kanila ang mag-reproduce ngayon. That's why we already have species that are extinct or are endangered kasi sila na yung nahihirapang mag-reproduce. It's either konti na lang yung population nila kaya nahihirapan na silang mag-reproduce. So yung mga ganong organisms, hindi as time goes on, hindi na nila kayang i-sustain itong characteristic of reproducing until they become extinct. Okay, so ayan sa picture, kita nyo naman, there is a pregnant woman. And then of course, the dog is reproducing, may mga puppies siya dyan. So mas successful daw ang isang organism pag mas madali siyang mag-reproduce. Mas hindi successful ang organism pag nahihirapan siyang mag-reproduce. So for example, yung baka. Bakit nga ba ang presyo ng baka ay laging mahal? Kasi mabagal mag-reproduce ang mga baka. Para siyang tao, para it takes a long time bago siya manganak. Tapos usually, ang anak ng baka, isa lang. Hindi siya katulad ng baboy. Dapat mas mura ang baboy kasi mas madaling mag-reproduce ang baboy. Kasi ang baboy sa isang anakan, minsan 10, minsan isang 12 agad yung anak niya. Compared sa baka na isa lang yung anak. The same when it comes to chicken, bakit nga ba mura yung chicken natin? Kasi mas shorter yung time para mangitlog yung manok. At the same time, multiple yung itlog, di ba? So, mas marami siyang napoproduce in a short amount of time in comparison to your pigs, in comparison to your cows. Kaya naaapektuhan yung presyo ng mga bilihin. Kasi magkakaiba yung kanilang reproduction rate. Ang pinakamataas na reproduction rate, syempre, is yung bacteria. Kaya nga, in just a few hours, pwedeng yung isang bacteria, mag-divide na siya into millions of bacteria. So, kung na-expose ka sa bacteria ngayon, pwedeng kinabukasan, may sakit ka na kaagad. Kasi mabilis silang mag-grow and mag-multiply. So, yung isang bacteria, naging million na, so nagkaroon na ng infection sa loob ng katawan mo. Okay? So, and again, our purpose for reproducing is always to pass on the traits. So, hereditable yung mga traits na yan. From even yung sakit, di ba? Meron tayong mga sakit na namamana natin sa ating mga magulang. Okay? And of course, related to that is the idea of adaptation and evolution. Lahat daw ng living organisms, we do not just respond to the stimuli, we actually make changes in our body in order to adapt to the requirements of the environment. So for example, here is the giraffe. Millions of years ago, maliit or maiksi lang yung neck ng giraffe. So ang nangyari, dahil maiksi yung kanyang leeg, yung reach niya doon sa mga puno, ang kaya lang niyang abutin is yung mabababa. And unfortunately, yung mga mabababang parts ng puno, napakataas ng competition doon. Kasi
maraming animals ang nakakaabot dun sa mabababang parts ng puno. So ano ang ginawa nitong giraffe? Ang ginawa niya, binago niya yung katawan niya. Over time, yung kanyang leeg ay humaba hanggang sa kaya na niyang abutin yung areas or parts of the tree na walang masyadong nakakaabot. So dahil doon walang masyadong nakakaabot, ibig sabihin mas mababa yung naging competition or solo niya na. Siya na lang ang kumakain ng mga resources doon sa area na yon kasi siya na lang din yung nakakaabot doon sa area na yon. Okay? Compared doon sa mga animals na hindi nag-evolve, hindi nag-adapt, maiksi pa rin yung leg nila. So, ang kaya lang nilang abutin is yung mga nandun sa mabababang parts. So, kailangan talaga nilang makipag-compete with other organisms in terms of resources. The same when it comes to the camels. Bakit nga ba merong mga humps yung mga camels? May camels na dalawa ang hump, may mga camels na isa lang yung hump. So, yung humps na to are actually storage for water. Kasi ang environment ng camels is in the desert area. And ano nga ba yung limitations ng isang desierto? Ibig sabihin, konti yung kanilang source of water. So kapag nakakita ng source of water yung camel, iinom siya ng napakadami. So yung iinumin niyang napakadami, i-convert ng katawan niya into fats. At yung fats na yon ay naitatago dito sa mga humps na to. So habang tumatagal yung panahon na hindi pa nakakainom yung camel, unti-unting lumiliit yung humps niya. Kasi ang gagawin ng katawan niya, idadigest yung fats na yon, i-convert into water. So kahit hindi siya uminom ng isang buwan, merong source of water yung katawan niya. Unti-unting dinadigest yung fats in these humps. So kaya niyang mag-survive without water for a long time, which is necessary doon sa kanyang environment because it lives in a desert. The same here, this is a form of adaptation. Yung pilikmata ng isang camel ay napakahaba. Ang mga babae mahilig sa makakapal at mahabang pilikmata. Pero itong mga camel na to, naturally napakahaba at napakakapal ng kanilang eyelashes. And the reason why is because they are also adapting to their environment. So in a desert, very common na magkaroon ng sandstorm. Pag lumakas yung hangin, nililipad agad yung sand. Madali kang mapuwing. So as an adaptation, nag-evolve yung camel to grow long and thick lashes para kahit na anong lakas ng sandstorm, hindi siya mapupuwing or hindi makakapasok yung mga sand sa kanyang mata. Okay? So that is another form of adaptation. The same here sa polar bear, napakalaki ng mga paa ng polar bear. Bakit? Kasi yung environment nila, they live on the Arctic areas, yung mga lugar na nagyeyelo. At alam naman natin na napakalaki ng polar bear, napakabigat nila. So pag sila ay naglakad sa isang, let's say, lake, na nag-freeze over at siya ay mabigat. Pwede siyang malaglag doon sa ilalim ng river or ng lake. So ang ginawang adaptation ng polar bear is ginawa niyang malaki yung kanyang mga paa para yung kanyang weight, yung kanyang bigat ay evenly distributed doon sa kanyang mga malalaking paa. So dahil evenly distributed yung kanyang weight, kahit maglakad siya sa isang frozen area, hindi siya magka-crack at hindi masisira. So, mas less yung risk na malaglag siya sa ilalim ng tubig. The same here, I'm sure nakita nyo to if you watch the movie Finding Nemo. So, itong fish na to, meron siyang sariling ilaw sa harap. At the reason kung bakit meron siyang sariling ilaw is for the fish to find food, to hunt for food. Kasi itong fish na to ay nakatira doon sa part of the ocean na masyadong madilim. So dahil masyadong madilim, walang masyadong fish na nakaka-survive doon. Ibig sabihin, yung availability of resources niya, yung food na pwede niyang kainin, konti lang din. So hindi siya nagkaroon ng ilaw kasi madilim. Okay? Wala siyang sariling ilaw. Okay? Hindi niya kailangan yun kasi yung mata niya, well-adapted naman doon sa dilim ng water. Kaya siya nagkaroon ng ilaw
para ma-attract niya yung mga possible na pagkain niya. Kasi nga, konting lang yung availability ng pagkain sa area na yon ng ocean. So, kailangan niyang gumawa ng something, ng paraan, para hindi siya yung maghahanap ng pagkain. Yung pagkain na mismo ang lalapit sa kanya. So, yun yung ginawa niya. Nagkaroon siya ng ilaw sa harap. Bubuksan niya yon to attract possible prey. At pag meron na siyang nakuha, or meron ng malapit na fish, sa kanya papatayin. So, pag napatay na yon, mas madali na para sa kanya nahulihin yung possible na pagkain niya. So, these are examples of adaptation. And even in humans, meron tayong mga specific adaptation that happened in time in response to our environment. So, bakit nga ba ang mga Pilipino naturally hindi tayo maputi? Naturally, we are morenas, medyo brown skin color tayo. Pagdating sa Ireland, bakit nga ba naturally napakaputi ng mga tao doon? So, the reason why is because of our location. Filipinos, specifically the Philippines, is located near the equator. Ibig sabihin, tayo yung mga tao na laging natatamaan ng araw. And you have to understand na yung sunlight, it contains harmful UV rays. So it can cause skin cancer. So since tayo yung mga taong mas mataas yung exposure to the sunlight, ibig sabihin, tayo yung mga tao na naturally, mas mataas yung risk of getting skin cancer. So, anong ginawa ng katawan natin? Nag-evolve tayo, nag-adapt tayo doon sa environment natin. So, kaya tayo brown skin is because our skin contains more melanin. Kasi yung melanin na yon, yun yung protection natin from the harmful UV rays of the sun. So, hindi tayo pwedeng maging maputi. Kasi pag naging maputi tayo, ibig sabihin, konti yung melanin content ng ating skin. Ibig sabihin, konti yung protection natin from the harmful UV rays of the sun. Therefore, mas mataas yung risk na magkaroon tayo ng skin cancer. Okay? Kaya, naturally, dapat talaga yung mga areas, even in South America, yung mga areas that are exposed to a lot of sunlight, malapit sa equator, naturally, brown-skinned tayo. And then as you go up and as you go down doon sa ating Earth, sila yung hindi na masyadong na-expose sa sun. Therefore, hindi sila high risk. So, mas konti na yung ipoproduce na melanin ng kanilang katawan. Mas mapuputi na sila. Okay? So, ayan. That is an example of how our body adapts to the environment. Okay? And then, let's go to the next one. So, in this next slide, we are going to apply these unifying themes of life to the idea of SARS-CoV-2 or the SARS coronavirus 2. Ito yung dahilan kung bakit tayo nag-online education ngayon. And SARS-CoV-2, together with all the viruses in the world, all viruses naturally are not living organisms. Okay? Hindi po sila living organism. And why are they not considered as living organisms under biology? The reason is the idea of reproduction. So, kaya nilang gumamit ng energy, kaya nilang mag-acquire ng energy, kaya nilang mag-adapt sa environment. Kaya nga, di ba, may panibagong variant ng coronavirus, yung galing sa UK, mas mabilis yung transmission niya. Mas mabilis yung infection rate niya. Kasi that's evolution and adaptation. So, ibig sabihin, nagbago na siya, nag-evolve na siya. Pero hindi kino-consider na living organism ang mga virus is because hindi complete yung idea of reproduction nila. Yes, they can reproduce. Dumadami po sila. Pero they cannot reproduce on their own. Hindi katulad natin, we can reproduce on our own. Ang viruses cannot reproduce on their own. So, ibig sabihin,
Kapag nasa hangin ang virus, it is not a living organism because it cannot reproduce. Hindi siya pwedeng dumami kapag siya ay nasa hangin. Okay? Kailan lang pwedeng dumami yung virus? Kapag nakapasok na siya sa loob ng katawan. Kasi ang gagamitin ng virus, iha-hijack niya yung katawan ninyo. Nanakawin niya yung energy sa katawan ninyo at yung energy na ninakaw niya, yun ang gagamitin niya para siya ay dumami. Okay? That's why viruses are not considered as living organism, which is actually advantageous to us. Kasi kung hindi siya makakapasok sa loob ng katawan ng tao, ibig sabihin hindi siya dadami. And that is the reason of the World Health Organization and the Department of Health kung bakit tayo pinapagamit ng mga face mask. Okay? It's because yung virus na yan, naturally, nandyan na yan sa environment. Ang kailangan lang nating pigilan para dumami siya, para hindi siya dumami, ang kailangan nating pigilan is huwag siyang makapasok sa loob ng katawan natin. Kasi pag nasa hangin siya, it will not multiply. Pero it can multiply once it goes in your body. So yung matitigas ang ulo dyan na ayaw mag-face mask kasi daw mainit, kasi daw uncomfortable, you are the reason kung bakit hanggang ngayon continuous ang reproduction nitong virus na to. Kasi once na nakapasok siya sa katawan mo, it will multiply. Does it mean na magkakasakit ka? The answer is yes and no. May mga tao kasi na malakas yung kanilang katawan kahit pumasok yung virus sa loob ng katawan nila. Hindi sila nagkakasakit. Pero may mga tao naman na pag pumasok yung virus sa katawan nila, nagkakasakit ka agad. Pero the idea is, basta nakapasok siya sa katawan mo, dumadami siya. So regardless if nagkasakit ka or hindi, you are allowing the virus to reproduce at ikaw na hindi nagkasakit, pwedeng yung dumaming virus sa loob ng katawan mo na ipasa mo na sa ibang tao. Okay? So it's very important if we really want to go back to the old normal. If we really want to go back to how we live our lives before. It's important that we follow kung ano yung mga ibinibigay ng ating government. So for example, yung face mask na yan, there is a reason why we have to use face mask. Lahat naman ng bansa, it's not just the Philippines, but all countries that are affected by the virus uses the same idea of face mask. Kasi nga, virus will only multiply once it uses the energy in your body. But on the outside, kahit 100 years pa yan dyan, on the outside, it will not reproduce. Kasi hindi siya capable of using its own energy to reproduce and multiply. Okay? So it's very important that we not just kill the virus, but we prevent the virus from multiplying. So kahit may available vaccine na ngayon, we still need to use this face mask kasi hindi naman lahat ng tao vaccinated na. So hanggat may mga tao na hindi pa na-vaccine, hindi pa nakakatanggap ng vaccine, we have to continue using yung face mask. Okay? And if you don't want to use face mask, do not go out. Do not expose yourself to the virus. Do not expose other people to yourself. Isolate yourself or stay at home kung ayaw mo lang din mag-face mask. Pero kung matigas yung ulo mo, gusto mong lumabas, then you have to use the face mask para hindi na siya mag-continue pang dumami. Okay? So that's application of the idea of unifying things of life in terms of virus. So viruses are not, they are not living organisms simply because they cannot reproduce on their own. So now, let's try to answer the essential question. Volunteer na lang po para medyo mabilis tayo. What are the characteristics that we have learned today that is found in all living organisms? Volunteers, or I will call names. Yes, Daniela.
masasabi po siyang organism kapag nag-grow po siya at nagde-develop, nag-i-increase po siya ng size o kaya ng number po. Thank you very much. So growth and development, if we can observe this in an organism, then automatic we can classify that it is a living organism. Let me hear from Kuya Ivan. I learned ngayon, ma'am, na ano, all living organisms reproduce. Reproduce, yes. And the reason why we reproduce is? Kasilay, why do organisms have to reproduce? To pass traits that is hereditary. Yes, to pass on the traits. Next, John Poliero, another characteristics of living organism. Metabolism and use of energy, ma'am. Okay, thank you very much. And we use it to power all of the activities that our body do. Next, Rachel Bustamante, another characteristic, please. Cells. Okay, so organization ba yung sinabi niya? Sorry, hindi malinaw, nagla-lag, robotic. Can I ask another person to explain one characteristic of living organism? Can I call Princess Oronya? Ma'am, sabi, uwi ka doon. Wala matala sa iyo. Okay, sorry, mahina din yung connection. Last na, Ate Verna May, can you share any characteristic that you learned today? O sige, Mizan Joy. Adaptation and evolution, Chair. It evaluates to adapt environment and food competition. Okay, so changes that an organism do in response to the environment. So thank you very much for all those na nag-answer, even those na medyo mabagal yung internet connection at medyo nag-robotic yung voice. Thank you for your answers. So now, post-discussion activity, this is actually, you can find this, ito siya, dun sa inyong mga module, dun sa mga print na module na kinuha ninyo sa school, may nakaprint dito, nakasulat, characteristics of life, tapos may evidence. So ito yung gagawin ninyo and it will be submitted next week sa schedule ng distribution ng module. So nandito yung instruction sa ating Google Classroom. So when you go to the Google Classroom, meron siyang assignment doon na ang pangalan ay... wait lang. Saan ba yun? Hindi ko pa siya nalagay sa taas eh. Pero lalagay ko na lang siya sa taas para mas makita ninyo. Saan na siya? Ayan, characteristics of life ang kanyang title. At may instruction doon. Okay, so this is very important guys ha, sa instruction. Meron diyang list of organisms. At ang gagawin ninyo is mamimili kayo ng isang organism na i-research ninyo. Tapos isasagutan ninyo itong paper na to. Now, the important instruction is that only one person can work on one organism. So, pag napili na ng isang estudyante yung organism na gusto ninyo, hindi nyo na siya pwedeng gawin. So, unahan po ito. Marami naman yung organism na binigay ko dyan. So, pag nakapili na po kayo ng organism ninyo, paki-comment na lang dito sa class comments kung ano na yung napili nyo. For example, si Mizan Joy, ito yung organism na napili niya. So, i-comment nyo na dyan at kung sino ang naunang nag-comment sa organism na yon, sa kanya mapupunta yung organism na yon. Okay? So, hindi kayo pwede magkapareho
ng organism. Yun ang malinaw ha, only one student can work on one organism. So kung nagkataon na pareho kayo ng napili, kung sino yung unang nag-comment, sa kanya mapupunta yung organism. And then once you have chosen your organism, ang nilagay ko scientific name para at least surprise kung anong organism yung makukuha ninyo. You will research about it, and then you will answer the different characteristics here. Kung yung napili ninyong organism nag-grow and develop pa siya, how can you say na siya ay nag-grow at nagde-develop? Ano yung mga evidences na na-research ninyo which shows that your organism undergoes growth and development? Tapos, siya ba ay nagre-response sa stimulus? So, you give specific examples. Even in the idea of ingestion, absorption, and excretion of food, ano yung specific food na kinakain niya? Ano yung specific resources na kailangan niya in order for the organism to create energy that is needed by the body? Okay, so again, pili na po kayo ng organism ninyo. And then comment your organisms here para alam na nila na, oh, okay, may nakapili na nito. Therefore, ibang organism na dapat yung kunin ko. Okay? The answers will not be sent on Google Classroom. Your answers will be written here in your paper, in your printed module, and that it will be submitted next week. Okay? Do we have questions about...